What's up you mga lods? Welcome back muli dito sa aking channel. So ngayon, papunta na kami doon sa meet-up point ng aming nabook na package store. At dahil alanganin na sa oras, sumakay na kami ng taxi para siguradong hindi kami maiwanan. Pagdating namin dito sa meet-up point mga lods, chinik agad ang aming mga pangalan at ang confirmation ng aming booking. At dito nga pala kami nag-book sa Timber Boss Tours, isa sila sa mga company dito sa Edinburgh, Scotland na nag-o-offer ng tour services. And based sa aking na-experience, na-recommend ko itong company na ito na subukan nyo mga lods kung mag-book kayo ng package tour dito sa Scotland. Ang kinuha nga pala naming package tour mga lods ay itong 9-hour tours. So 9 hours kaming mag-iikot dito sa Highlands ng Scotland ngayon. Ang first stop namin mga lods ay dito sa Helix Park, the home of Kilpis. So ito yung aming first stop mga lods. Itong Kilpis, yan yung dalawang kabayo na malaki. Lalapit tayo doon sa malaking kabayo. Ang Kilpis nga pala mga lods ay isa sa pinakasikat na mythical creatures dito sa Scotland. Biyahin na ulit kami mga lods papunta sa aming second stop, ang Loch Lomond. So ito na ang aming second stop mga lods, ang Loch Lomond. Bumili kami ng ticket dito mga lods para makasakay kami doon sa boat na sasakyan papunta doon sa lake. Thank you. Before we go into Loch Lomond, I'd like to make you aware of some of the following safety regulations. In the unlikely event of an emergency, a member of our crew will inform you, and could you please make your way to the nearest exits and no one sightseeing on board the vessel capable of supporting 180. After namin maikot ang buong lake mga lods, biyahin na ulit kami to our next destination. We are here for our stopover in Aberfoyle for just the lunch. Lunchy. We're going to have some fish and chips for the limited time. So, binigyan kami ng 1 hour to have our lunch. So after namin mag-lunch mga lods, so biyahin na naman kami ulit. At sa buong biyahe namin, di talaga ako nakaramdam ng antok dahil na siguro sa sobrang ganda ng mga tanawin na aming nadadaanan.
Dito na kami mga lodge sa Hamish. Ang Hamish ay isang highland cow dito sa Scotland. At kung gusto niyo ma-experience mag-feeding ng mga Hamish, pwede kayong bumili ng pagkain ng Hamish dito sa kanilang store. Make sure nyo lang mga lodge na may dala kayong barya dahil hindi pwedeng magbayad through card dito. Sayang ang oras pag mag-withdraw pa kayo sa ATM machine. Dahil pag naka-package store kayo, limited time lang po ang stopover nyo dito. Sterling Castle, napakaganda. So andun yung castle sa taas. So bibili kaming ticket mga lods para makapasok kami sa loob. Thank you. Napakalaking castle to mga lods. Ayun naman, overlooking tayo. Ang napapansin ko dito mga lods, yung mga castle is nasa mga highlands talaga. Dahil na rin siguro sa advantage namin sa defense nila pag may umaatake sa mga castles nila. So dito mga lodge, nandito yung mga ano nila, mga weapons. As you can see, mas advantage sila kasi nasa taas sila. So yun yung isa sa mga purpose na dito sila nagtatayo ng mga castle sa mga matataas na lugar. Sa aming paglilibot dito sa loob ng castle mga lods, sobrang namangha ako sa ganda at laki ng castle. At kung paano kaya nila itinayo noong unang panahon ang ganito kalaki at kagandang castle na walang gamit na mga makabagong equipment sa pagtatayo. At sa sobrang tibay ng pagkagawa, ilang dekada na ang lumipas ngunit matatag pa rin na nakatayo. Do anything more than that because the Madonna's.
Itong maliliit na mga passage pala nito, mga lods, para sa mga guards. Ayan, so nakikita nila dito yung labas. Thank you so much. Thank you.